Magluluto po tayo ng kare-kare. Meron po tayo ditong ox stripe o kaya tinatawag na tuwalya. Tatanggalin natin yung lansa niya at palalambutin natin. Mahigit 1 kilo po ito. 5 minutes na pong kumukulo. Papalitan po natin yung tubig. Tapos isasabay na rin natin yung pata. Dapat hinuhugasan nyo maigi to. Pag nagluluto kayo, kailangan hugasan nyo maigi yung karne para sigurado tayong malinis yung kakainin natin. Ilalagay natin sa pagpapakulo para hindi malansa. Mukhang pakukuluan natin ng matagal-tagal to kasi parang makunat yung tuwalya, bawang, tapos luya, pamintang buo, lagyan din natin. Konting asin. So yan, sa tingin ko aabot ng 1 oras to mahigit kasi makunat yung ano niya eh. Makunat yung tuwalya, mukhang makunat yung tuwalya niya eh. Balikan na lang natin mamaya. Ihahanda na pala natin yung mga gulay na gagamitin natin. Gamit tayo ng puso na saging, talong, sitaw, at pechay. Huwain na natin. Ito palang puso ng saging, ibababad natin sa tubig. Medyo mukhang mapakla pa siya. Buhasan pa natin na isa pang. Ayan, pwede na yan. Huwain lang natin. Ingat. Huwain muna natin sa gitna, baka mayroong bulate. Hugasan po maigi itong mga gulay ha, bago ko luto, bago ko hiwain. Ako may butas. Ayun mo. Tirin! Sabi na. Tapos yung sitaw. Mga dulo. Siguro mga 4 inch, depende sa inyo. Yung iba, tingatali. Ay ako, mas gusto ko lang ganito. Tabi na natin ito. Tapos yung mga pechay. Masyadong maraming gulay natin. Pero okay lang yan, masustansya yan. So yun nga, mas naunang lumambot ito. Tanggalin na natin yung mga pata. Ayun, malambot na po ang ating tuwalya. Ayun, malambot na po talaga. Set aside na lang natin, tapos hiwain natin. Habang nakarest yung tuwalya, maghiwa muna tayo ng bawang at sibuyas.
Bahatiin ko po ito sa kare-kare tsaka sa bagoong. Ito na po, yung tuwalya. Lambot na po siya. Huwain lang natin na katamtama na laki. Start na po tayo magluto ng ating kare-kare. Social tayo ngayon, gagamit tayo ng olive oil. Kunti lang, sibuyas. Ayan, bawang. Ayan. Achuete powder. Dagdag na lang tayo mamaya kung kulang. Tapos lagyan natin ng pinagpakuluan, masabaw. Ito yung pinagpakuluan. Tanggalin natin yung luya na sana. Kulang pa. Okay. Kung kulang, dadagdagan pa natin ng tubig. Sandukin ko na lang kasi tumasama yung mga luya. Hindi masarap yung luya. Lagyan natin mga kalahating litro. Tapos yung peanut butter natin, lagyan na natin. Haluin muna natin. May oil siya. So, medyo matamis yung peanut butter natin. Hindi na tayo maglalagay ng asukal siguro sa ano bagoong mamaya. Hinalo ko na siya, wala na yung mantika. Pero konting halo pa. Damihan natin yung peanut butter. Mga buo-buo pa, hindi na dudurog. Kailangan natin durugin yun. Malapot na siya. Sarap. Hindi siya ganun katamis. Kala ko magiging matamis sobra. Lagyan na natin yung gulay. Puso na saging. Kasi matagal kunahin na natin ito. Yung mga baboy, huli na natin kasi luto na naman yung mga yon. Hindi na natin lalagyan ng pampalapot kasi malapot na siya. Sakto na yung kulay niya. Lagyan na natin yung talong tsaka yung sitaw. Sitaw. Talong. Yung iba, binablanch nila yung gulay. Ako hindi ko trip yung ganun eh. Gusto ko kasi magkaroon ng gulay. Kaya nilagay na natin. Gusto ko kasi masisipsip ng gulay yung ano eh, yung sarsa eh. Pakpan natin sa blip. Pwede na natin lagay yung mga karne. Ito yung pata. Pinakuluan natin kanina. Tapos ito yung tuwalya. Kailangan pa rin natin siya lagyan ng pampaalat. Konti lang. Ako gusto kong lagyan ng chicken powder. Ewan ko parang kahit saan mo pwede ilagay ito. One tablespoon or one and a half. Siyempre, paminta. Malapit na maluto. Takpan natin, tapos lagay na natin yung ano, pechay. Tapos lulutuin na natin yung ano niya, bagoong. Malapit siya. Hindi ko nilagyan ng kahit ano pang palapot yan. Yung lapot mismo ng ano, ng peanut. Sarap. Mga 5 minuto, lagay na natin yung pechay. Checkin nyo pa rin para haluin, para hindi dumikit sa ilalim. Oh, may dumidikit. Kailangan haluin talaga.
peanut butter yun. Lagyan na natin yung pechay. Takpan na lang natin ng mga 3 minuto. Okay na yan, luto na. Tapos yung bagoong naluluto. Okay. Luto na po ang ating kare-kare. Mga 2 to 3 tablespoons ng cooking oil. Sibuyas. Lagay na natin lahat. Ah, kamatis pala. 2 pirasong kamatis to. Lagyan na natin yung bagoong. Durugin natin yung mga kamatis. Pwede nyo lagyan na siling labuyo. Nasa sa inyo yan. Tapos lalagyan natin siya ng suka. Kalahating cup ng suka. Yung alamang pala na binili ko, halagang 30 pesos yun sa palengke namin. Siguro mahigit 1/4 yun. Kailangan pa rin natin lagyan ng konting asukal talaga. Konti lang, pampalinamnam kasi ito. Kasi matamis na yung ano natin. Kari-kari natin kaya konti. Hintayin lang natin maubos yung sabaw niya. Tapos okay na. Yan na, wala na siyang sabaw. Uy, sarap. Panalo is the best. Uy, sarap.